Yo, what's up mga kayo Cubs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat at syempre narito po muli ang inyong lingkod, Master Lekim. At welcome back po muli dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko po simulan itong ating video ito ngayong gabi mga bayang kalerista, make sure na dapat nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung notification bell or bell icon para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang kalerista, mayroon tayong muling konting mga kabayong dapat abangan na mga pangdihado or may iba dito mga pwede na ring mayamado kasi no bearing race tayo mga bayang kalerista. Siyempre ito, pwedeng makalusot itong mga to. Kaya kung may hawak kayong ballpen at papel dyan, maaari nyo ilista ito kung kurso na doon yung mga bayang kalerista. Na siyempre, hindi ko na rin yan papatagalin agad at matapos lamang yung ating maikling intro. Kaya, let's go! Mga kayo Cubs! At gaya nga po nang nabanggit ko kayo sa ating intro mga bayang kalerista, mayroon tayong mga kabayo ritong nailista na maaari na nating abangan, lalo na't no bearing ngayon. Sana makatihado, makalong shot at makapagbigay sa atin ng yummy dividends. Pero iba rito, tingin ko may posibilidad na rin bumenta, mga second choice or third choice. Iba naman, pwedeng makalong shot talaga mga bayang kalerista. Kaya kung handa ka na, maghawak ka na ng ballpen at papel. At ito, pakinggan mo na yung mga kabayong dapat nating abangan ngayon tong buwan na ito. Unahin ko muna, Lord Louis. Ito medyo, alam ko, hindi pa nakakatikim ng panalo to. Galing ito sa maiden noon, mga bayang kalista. Ngayon, nasa rating base 5 na. Maganda na yung mga kinikilos nito last time. Last run, segunda nga po ito kay Jumbo. Uno-uno yung naging outings niya. Bandera siya, meron siyang 116 plus sa 1200 out of 6 runners na naglaban-laban. Tingin ko kung medyo gagaang pa ng konti yung laban, tingin ko baka Raos ito at makatikim ng kanyang unang panalo. Pagkakala po talaga bayang kalis, hindi para nanalo ito si Lord Louis. Pay the Lady. Ito, isa pang maganda abangan ito mga bayang kalirista. Pag ito, napabayaan nila sa unahan. At tingin ko, may kalalagyan sila dito. Lalo na ngayon, no bearing race tayo. Huling takbo niya, dumating siyang pang-8. Bandera ito, dos-dos yung naging outings niya. Doon sa karerang mga panalunan po ni Darna. At meron lamang itong 129 plus sa 1400 out of 14 runners na naglaban-laban. Kaya maganda na abangan to si Pay the Lady. Love Radio, last time maganda rin yung tinakbo. Medyo mababa rin naman sa laban to. Kasi last time medyo magaling na yung plug-in na kalaban niya. Meron naman itong 129 flat last run. 4 out of 4. Kumbaga 4-4 yung naging outings ito. Out of 14 runs na naglaban-laban. Tarsera dumating. Doon sa karerang napanalunan po ng kabayong si Advance Party. Eto pa isang magandang dihado. Bayang kalorista. Pero tingin ko baka bumenta rin to eh. Aliasin. Na last time dumating itong pang-apat doon sa karera nila Waiten Rich. 7-7 naging outings niya. Out of 7 runs na naglaban-laban. 132 yung Proneva sa 1400. Medyo bumigla na to. Tingin ko nakakuha lang nila yung kiliti ng remate nito. Pwede makalong shot to si Aliasin. Medyo mababa na rin sa grupo itong kabahay na to. Ganon din to si Ivan. Last time hindi lang maganda yung salida. Parang ang pagkakaalam ko, tiramaan po ata ng gate to last time. Kaya nabugaw ng husto to. Pero may angking tulin to mga bayang kalerista. Maaari nyo na abangan nyo lalo pag napabayaan sa unahan. Tumimbang po ito noon ng tarsera kina Aphrodite. 7-7 naging outings niya. May 131 plus sa 1400 out of 7 runners naglaban-laban. Yun nga po yung naiwan siya. Hindi kagad siya nakabandera. Ito Paisa. Madalas din ito na nanalo. Dihado. Paisa. Dumating naman itong panglima last time kina Happy Julian. 4-4 yung naging outings. Medyo hindi naman gano'ng ginalawan to. 1400 yung karera, nagtala lang ng 131.6 out of 6 runners na naglaban-laban. Kung natatandaan niyo po, tinip ko ito noon, dihado nanalo si Paisa. Eto, maganda abang sa median, mga bayang kalorista, magaling tinakbo nito last time eh. Words is enough na nasigunda kay Aptic last time. Dos-dos, nakasunod kay Aptic to. Kung sila ulit maglalaban, at ang kalaban niya ulit, yung mga derimating kagaya ni Helgay, tsaka nung si Isa, Astrizan, tingin ko makakachamba to kahit si Macmac Di Ocampong Rerenda. Pero tingin ko hindi na rin gano'ng matitihado dahil nabisto nga po yung takbo. At nagtala ito last time ng 128.8 sa 1400 out of 8 runners na naglaban-laban. Eto pa isang magandang abangan, bayang kalorista. Galing kasi sa payo na to, tsaka dati yung mataas yung grupo nito. Yung kabayong si T-Posi,
na last time dumating ng pang-apat, medyo mabilis naging pacing ng karera. Kaya tingin ko, hindi na gano'n ginalawan to, ha. Kasi matulin talaga yung nanalo ron, si My Boy Lollipop. 5-5 lang naging outings at nagtala ito ng 129 sa 1400 out of 6 runners na naglaban-laban. Di pala tayo dito kay Honey Rider to, mahilig to sa Dihado, Bayang Kariste. Yung sa titimbang ng tercera, segunda, pag medyo gumang ng konti laban, itataano na naman, hindi ititimba. Kaya ito, magandang panama to, Honey Rider. Dumating itong panglima nun sa karera nila Sun Moon Lake. Sa 5 yung naging outings at mayroong 130.6 sa 1400 out of 7 runners na naglaban-laban. Ito, isang magandang Dihado, Bayang Kariste, na sana ma-Dihado nga talaga pag tumakbo itong kabayong si Raha Bago. Na last time dumating ng pang-apat dun sa karera nila Royal Equity, 6 out of 5, kumbaga sa 5 yung naging outings niya, out of 7 na sa naglaban-laban, at nagtala ito ng 128.6 sa 1400. Medyo malalakas yung mga nakalaban ito nakaraan, mga Bayang Karirista. Kaya tingin ko, medyo galaw-galaw lang, sundot-sundot lang ng konti. Ito, madalas itong makadihado ito, si Raha Bago. Ganon din itong kabayan na ito, si Stark, na dumating naman ng pang-apat dun sa karera nila Jersey Crown last time. 75 yung naging outings, 115 flat sa 1200. Out of 8 runs naglaban-laban. Pag medyo naging 1400 yung distansya, maaaring makachamba ito kasi derimating kabayo ito si Stark. Everything ito, medyo hindi magandang tinakbo nung kahapon, mga Bayang Kariste dun sa kaya, pero magaling na may nakalaban talaga nyo sila sa Bawani. Tsaka natututo na kasing rumimati ngayon ito, pero meron ito nung natarsera kay Melania. 7-7 naging outings niya. Meron itong 113.6 sa 1200 out of 7 runs naglaban-laban. Tingin ko pinaririmati na kasi dati matulit itong kabayo ito, mga Bayang Kariste, itong si Everything. Kung natatandaan nyo, kasabayan po ito nila Golden Charger, tsaka nila Euro Clidon, tsaka si Jubilum, yung local na kulay po din sila magkakalaban nun sa imported maiden po nun ng sa Carmona, Cavite. Classic G ito, Bayang Kariste. Huwag kayong mawawala nito pag tumakbo ito, pag medyo bumaba pa ng konti ng laban to, kasi walang ganong matulin eh. Kayang-kayang makalong siya dito kasi lagi itong nabibitin, laging segunda, tercera to, Bayang Kariste. Tingin ko kumukuha lang ng tiyempo to. Segunda nga po to kay Rise Up sa 1400 last time. 3-3 yung naging outings at meron to 129.8 sa 1400 out of 10 runners na naglaban-laban. Eto pa isang maganda, medyo buenas yung quadra nito ngayon eh. Club Habana, na natarsera naman kina Elegant Lady last time. 4-9 naging outings, 126.8 yung Pruneva, 1400 out of 11 runs na naglaban-laban. Derimating kabayo po ito, last time medyo maganda rin yung kinilos, maganda yung naipuesto. Chatting ko, anytime pwedeng makadihado itong si Club Habana. Eto pa isa, ito mababa na rin sa grupo ito, nasa rating base 5 ito. Alam ko, mga Bayang Kariste, Blown Away, na dumating naman pang apat last time dun sa karera nila Abacada. 2-3 yung naging outings, nakasunod lang ito, pwede rin iuna ito pag ginusto eh. Meron lamang siyang 131.4 last time nun, dumating nga po siyang tercera na 1400 out of 11 runners na naglaban-laban. Ganon din ito kabayan ito, huwag lang may iiwan sa alisan, sana madihado pa pagtakbo. Yung Grey Galloper pala si Signature Whiskey. Last time tercera ito kay Cristiano, talaga ang problema na sa kabayan ito, mga Bayang Kariste eh. Talagang pag-alisan talaga, nakakaroon ng problema, medyo naninikit. Pero kung sasalida ng maayos to, kahit dihadong-dihad ng mga Bayang Kariste, isama nyo sa inyong mga diskarte at mga rota, sigurado ako, makakachamba to kasi medyo hinog na tong kabayan na to na Signature Whiskey. Ito naman yung nalalamang nasipat ko dun sa maiden race ng nakaraan, yung sa stake race, mga Bayang Kariste. Itong Made of Trophy, mukhang manang-mana kay Lila Trophy yung remate nito, mga Bayang Kariste. Last time, nasegunda po to kay The Kiss. Meron itong 128.4 sa 1400. Kung saan bugo po umalis ito ha? 9-9 out of 9 runs na naglaban-laban. Pero ang tulis ng remate, kung may distansya pang konti, baka abuti nito si Dakis ng karera na yon. Kaya ito, maganda abangan ito. Pero tingin ko, mayayamada pagtakbo ito si Made of Trophy. Eto pa isa ito, always in the money rin naman ito kabayo ito, mga Bayang Kariste, si Red Soul. Nang last time, maganda yung tinakbo, natarsera kinagintong hari. Meron itong 126.8 sa 1400, 5-5 yung naging outing sa out of 13 runs na naglaban-laban ito. Pag tumakbo ito, madalas may kakampi, minsan si Baba Boom yung kakampi, minsan si Bahandi. Pero ito, mga Bayang Kariste, hindi bumababa ng grupo ito. Laging 16-21 lang, 22-27. Kaya talagang always in the money ito. Nag-aabang lang ng tiyempo itong kabayon si Red Soul. At last but not the least ko, mga Bayang Kariste, ito medyo naliligaw na rin ng grupo ito eh. La Republica, na last time dumating ng pang-anim, tingin ko medyo di naman ginalaban to last time eh. Meron lamang tong 130 sa 1400 kasi may kagalingan yung nakalaban nyo na si Ayuda. Dumating itong pang-anim nun, 1-3 yung naging outing, siya yung bandera, medyo umatras na rin agad to, mga Bayang Kariste.
out of 12 runners na naglaban-laban, tingin ko kumukuha lang ng tiyempo to, tsaka talagang mababa sa grupo to, itong kabay na to na si Larry Publica. At yun po mga bayang karerista at ang ating mga kayokab, sana po nailista nyo or natandaan nyo yung mga kabayong binanggit ko po na sana po tumakbo po itong mga darating pang linggo at sana nga po makadihado, dahil sabi ko nga po sa inyo, no bearing race tayo, pwedeng may mga lumusot na mga dihadong-dihado po talaga, o pwede naman pong manalo rin yung mga Yamado natin, alam mo yung mga matataas sa grupo, talagang naglalaban-laban din talaga sila. At alam ko po, sigurado ako maraming mga bayang karista dito na dihadista na kagaya ko po. At sana po, magustuhan nyo to at makatulong sa inyo. Huwag nyo pong kakalimutan mga bayang karista, kasi minsan pag nakita kong kasama sila sa programa, siyempre di ko naman po pwedeng itip ng sabay-sabay, kasi maraming masasabi sa atin yung mga bashers, kagaya nga po na nag-comment ng nakaraan na puro Yamado daw po yung tip ko. Minsan naman po, pag puro dihado, nagagalit din. Wala tayong paglalagyan doon mga bayang karista. Pero siyempre, unawain na lang natin sila kasi, siguro, di din natatapat yung ating mga giya. Kaya wala naman po akong magagawa. Tsaka sinapaalala ko naman po sa inyo na siyempre, kayo pa rin po yung masusunod sa pagtaya sa takilya, bayang karista. Ito mga binibigay ko pong giya or mga, kunwaring mga kunwari tuloy, halimbawa itong mga, dapat abangan na to, nasa sa inyo pa rin naman po yan kung susundin nyo po o hindi, kung hindi nyo po kursunada. Kaya muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyong pangunawa at suporta palagi, bayang karerista. At yun po, maraming salamat po muli sa sandaling oras na pagtamoy dito sa ating YouTube channel, mga bayang karerista. Sa mga gusto po magpag-greet sa inyo, comment lamang kayo sa baba nito ating video para paggawa ko po ng ating Saturday Racing, mag-greet ko po kayo. Iniipon ko lamang po yung ating mga shoutout mga bayang karerista. Muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po yung likod, Master Lekin, na nagsasabing, stay safe everyone, bayang karerista, and God bless po sa inyong lahat. Alright!